statements like that, accusing the House of Representatives to have communist elements here, well, that would be a very big accusation. Kayo nang humusga dyan sa sinabi ni Congressman Abante. Ito yung isa pang ano na, ito isa Senado, no? Eh, parang ika-counter natin itong sinabi ni Abante. Sana makarating ito sa kanya at makita niya ito. Ako, I swore under oath na I would tell the truth and that is the truth. Si Raul Manuel ay recruiter din ng NPA. Thank you, sir. Raul Manuel is there. So, what does that make of Raul Manuel? He is a member of the Communist Party of the Philippines. Ang hearing kahapon patungkol ito sa prangkisa pa rin ng SMNI na talaga kung susubaybayan mo, talagang gusto na talaga nila ipasuspende itong SMNI. Naglabas na kasi ng resolusyon itong si Tambunting, no? Suarez din ito, mga kabanat, yung middle name nitong congressman ito, naglabas ng ano. Pero mga kabanat, kapansin-pansin dito yung sinabi ni Abante. Bago kasi nagsalita itong si Raul, ay nagsalita muna si Abante. Talagang mga kabanat, nakakuha ng magandang posisyon itong makabayan black sa Senado, mga kabanat. Halos sa pinapaboran sila ngayon ng mga kasamahan nila. So sabi ni Abante, yung pagsasalita daw ng mga, like ang binibira kasi nila dito yung SMNI na mayroon daw mga congressman na mga kumbaga Communist Party of the Philippines na nakapasok diyan sa kongreso, yan daw ay parang fake news. Hindi daw totoo yun. Yun ang gustong palabasin ni Abante. Pero sa akin naman, parang itong si Abante, mga kabanat, parang natutulog din sa kangkungan eh. Diba? Dapat dito kay Abante, mga kabanat, mag-step down, mag-resign para makita niya ano ba talaga. Kasi kung nandyan siya sa loob, hindi yan nakakita ng katotohanan eh. Diba? Hindi nakakita. Try niya lumabas. Kagaya nitong hearing sa Senado, ang linaw-linaw. Ito, sana ba yun? Mayroon kong... Sana ba yun? Ang hearing sa Senado nga ni kinuha ko. Mayroon akong kinuha. Ito. Kagaya nito. Basta marami silang kasama. Ito ba fake news ito, mga kabanat? Sisingit ko lang ito bago ko ipapanood sa inyong ano. Ipa-remind lang natin kay Abante, mga kabanat. Yung sino ba talaga? Sino ba talaga nagsasalita ng about dyan? Ito. No, yun. Sabi pa ng isa, baka pag... Tulog sila sa UCCP Haran, and then kinabukasan, doon sila dumaan sa barangay San Jose, sa San Fernando Bukidnon. Tama ba ko, diba? Tapo ako na wala dito. Siya sumapi. No? Talagang parang... Hide our identity. Yun ako lang ha, kasi... dinownload ko lang ito sa aking in-upload na karaan. Na kami ay mga membro ng underground mass organization at members ng Communist Party of the Philippines. So for the record, ha? Just for the record. Ito, for the record, mga kabanat, sana tumatak ito kay Abante, no? Sana makarating ito sa kanya, yung mga sinasabi niya ngayon. For the record, you are categorically speaking that he is a member of the Communist Party of the Philippines. That representative Raul Manuel of Kabayan, Kabataan Party List is a member of the Communist Party. The Communist Party of the Philippines. Yes. Oh, yun. So very clear yan. Yes. So kung siya ay nagdidinig. Tapos kung idadiretso natin yan, mga kabanat, ay sinundan pa yan ng mga kabatsmits talaga ni ano. Kumbaga kaklasmate talaga, kaklase kasama ni Raul Manuel Raul. Hindi ko lang alam ano bang nangyari dito sa ating House of Representative ngayon. Lalo na dito kay Abante. So ito yung sinabi ni Abante, mga kabanat, kayo nang humusga dyan. Statements like that, accusing the House of Representatives to have communist elements here, well, that would be a very big accusation. Yan. The beard of fake accusation. So, kayo nang humusga dyan, mga kabanat. Kung balikan natin, ayan o. Ako, I swore under oath na I would tell the truth and that is the truth. Si Raul Manuel ay recruiter din ng NPA. Raul Manuel is there. So, what does that make of Raul Manuel? He is a member of the Communist Party of the Philippines, but he is not a member of the Communist Party. So, ang linaw, no? Ang linaw. So, ito namang sinabi ni
Abante. Statements like that, accusing the House of Representatives to have communist elements here, well, that would be a very big accusation that this House cannot accept, Mr. Chair. I'm going to continue later on with my interpellation. Thank you. Thank you very much, Honorable Benny. So, yun, mga kabanat. Yun ang medyo nakakabahala ngayon sa ating mga congressman, mga kabanat, na parang kumbaga nagbulag-bulagan sa katotohanan, mga kabanat. Hindi ko alam kung saan ba talaga yung loyalty ng mga taong ito. Minsan nakakawalang tiwala sa mga congressman. Hindi mo na masasabi talaga itong ilang mga congressman ay talagang naglilingkod sa taong bayan. Hindi na talaga. Parang naglilingkod na lang. Kita mo naman yung sinabi niya. Oh, linaw-linaw yung statements like that, accusing the House of Representatives to have communist elements here, well, that would be a very big accusation. Ano yung sabi? Fake accusation? Tama ba ako? Pagkaintindi ko doon. Very, very fake accusation daw. Eh? Communist elements here, well, that would be a very big accusation. Na fake accusation? Ano yun? Tama? Pero ang kasunod dito, kung didiretso natin, mga kabanat, itong si Manuel Raul ay nagsasalita. Nga lang, medyo ididistansya ko lang kasi medyo mara. No, kasama niya si Akop. Akop ba? Tama. Talagang nakakuha ng maraming ano ngayon. Talagang mayroon silang plano dito, mga kabanat. Hindi ko na ipapanood sa inyo itong katanungan ni Manuel Raul, mga kabanat, kasi maraming nabuburaot pag si Raul ang sasalita. Pero yan ang yun nga yung sinasabi natin, no? Yun nga yung sinasabi natin, itong sinabi ni Evante na parang, iwan ko, parang natutulog sa pansitan, mga kabanat. Nakakalungkot, no? Ang linaw-linaw, kung itong si Evante ay nakadilat lang yung mata, sana naintindihan niya ito. Ako, I swore under oath na I would tell the truth and that is the truth. Si Raul Manuel ay recruiter din ng NPA. Doon pa lang, dapat iniimbestigahan na ito eh. Dapat iimbestigahan nila. Ito ka talagang may bayag itong mga congressman. Dapat ito dito pa lang, mga kabanat, iimbestigahan na nila ito eh. No? Dapat may lakas loob magsalita eh. Kung may bayag talaga, no? Correct. No, kung may bayag, imagine mo. No? Ako, I swore. Dito pa dapat may bayag itong mga congressman. Dito pa lang makikita, iimbestigahan nila ito. Kasi puro kasi sila fake news. Pag nagsalita ng ganun, fake news. So bakit din niyo iimbestigahan? 'Di ba? Iyon ang problema. Tsaka ang ako naniwala talaga ako dito, mga kabanat, yung lundo ng kanilang pag-iimbestiga dito sa SMNA, yung prangkisa ng Channel 43. Ito talagang hinahabol nila dito, mga kabanat. Gusto nila yung bawiin, for sure, no? Yan ay ibabalik nila sa ABS-CBN kasi yung Channel 43 ay sa ABS-CBN yan. Yun kasi yung dating ginagamit sa Ankara Broadcasting Corporation eh. Sa Ankara yan eh. Nga lang, nung nawala yung prangkisa ng ABS-CBN, parang binigay ata sa SMNA eh. So ngayon, naghahanap sila ng violation. So totoo lang, yung issue ni Kay Eric, hindi naman talaga violation yun eh. Dahil nasa kanila naman talaga yung kapangyarihan na napalusot nila na yun ay may violation. Talagang marami naman talagang mga taong gustong matakedown itong SMNA. Siyempre, lalo na dyang makakaliwa, no? Gusto nila talaga yan. Diba? Pero kung dadaan mo talaga sa legal at tatama, walang basyan. Unless lang siguro sa ibang mga ano, pero sa ibang nangyari sa SMNA. Pero kung gagamitin mong dahilan yung tinatawag nating kay Ka Eric, hindi ako naniwala na yun ang issue na yun ay makatanggal. Baka mayroong ibang issue, no, mas malalim pa diyan na ano. Pero kung yun ang reason nila kaya nakulong si Kairik dahil doon sa issue na napagtatanong ni Kairik about ang linaw-linaw naman talaga na pagtatanong eh, kaya nga napapahiya sila doon na ayaw nila ipalabas doon sa pilinari nila eh, sa bagayang investiga kasi mismo parang kumuha ng pangsampal sa mukha ng mga congressman, kaya hindi nila hinayaan na may ipalabas yung video doon pa lang ay medyo ano eh, makikita mo talaga na may talagang hidden agenda talaga yun eh. At saka ngayon nga nakikita natin parang inahabon nila dito yung prangkisa ng kumbaga yung Channel 43. Yun na siguro yung sa tingin ko lang, mga kabanat. At yung sinasabi ni Evante, no, nakakatawa, no?
yun talagang pinakamalaking nakakatawa. Under oath na I would tell the truth and that is the truth. Si Raul Manuel ay retweeter din ng NPA. Raul Manuel is there. So, what does that make of Raul Manuel? He is a member of the Communist Party of the Philippines but he is not a member of the new Communist Party of the Philippines. Ayan o. O ito. Para last. Tapos na to. Muna itong pinaka-ending natin para makita ni Abante. Statements like that accusing the House of Representatives to have communist elements here, well, that would be a very big accusation. So yan, hindi ko na ipapanood mga kabanat itong salita ni ano, kasi mayroong nagsasabi na wag mo na daw bigyan ng wag na daw ipopose itong ano, siguro magbigay na lang ako ng komentary pero hindi ko na ipapalabas yung video ni Manuel Raul kasi mayroong medyo wag na daw ipopose na nakakasira lang araw. So yun, si Abante lang naman muna, si Abante lang ipopose natin. So wala tayong kamera ngayon mga kabanat at medyo na ginagamit natin yung cord, no?